Samantala, sa punto po ito, humingi naman tayo ng update sa retrieval operations ng limang bangkay na mga nasawi. Nasa linya ng ating telepono si Michael Biando ng GMA Bicol. Michael, anong latest? Yes, good morning sa iyo, Igan. Kasalukuyan, kanina, siguro mga 6:45 in the morning, na i-airlift na yung unang bangkay na dumating dito sa Camp 1, yung bangkay ni Jerome Berin. Ito yung tourist guide ng mga foreigners na kasalukuyang stranded pa rin sa camp, subalit sa mga oras na ito, dahan-dahang ibinababa na. Kanina, ang panayam natin sa isang member ng Army dito, si Lieutenant Colonel Andrew Costello, kanyang ibinahagi sa atin na yung bangkay ni Jerome Berin ay i-airlift patungong Binitayan Elementary School. Kung saan dun sa lugar na yon ay naghihintay naman yung mga relatives ng namatay. At naghihintay pa tayo dito ng apat pang mga bangkay na kasalukuyang dahan-dahang ibinababa ng mga rescue teams from camp number 2. Kanina, dalawang choppers yung nakakita natin dito. Yung unang lumapag na chopper, yun yung kumbaga yun yung kumuha ng bangkay ni Jerome. Samantalang yung isa namang chopper, after na makalipad nung unang chopper, dala yung bangkay, lumapag naman yung pangalawang chopper, kung saan sakay naman si Governor Joey Salceda ng Albay, kasama si Regional Director ng Office of Civil Defense Bicol, si Rafi Alejandro. Kanina nakita rin natin yung uncle nitong si Jerome Berin, itong si Mr. Eugenio Berin, at sumama siya dun sa unang chopper na lumapag kanina. Meron tayo ditong 50 rescue teams, more or less 50 rescue teams. Yun yung sasalubong sa pababang grupo naman, kung saan dala-dala yung apat pang nalalabing mga bangkay ng mga foreigners. Oo. Yan po ang latest so far dito. Michael, isang punto lamang. Yes. Yes, yung hello? Apat na nalalabing bangkay pa, nabanggit mo na sa Camp 2, nilalakad na ngayon pababa ng Camp 1. Meron bang time frame, mga ilang oras na lakaran yan sa estimate ng ating mga rescue teams bago maibaba sa Camp 1 at tuluyang may airlift paalis ng bulkan? Oo, yan yung medyo madugo dito kasi ang estimate dito mga more or less 7 hours. Medyo malayo talaga yung Camp 2 from Camp 1. Tinitingnan ko nga dito, napakaliit kasi dyan sa Camp number 2, meron kaming nakikitang kulay orange. Yun yung mga rescue teams na nagbababa ng bangkay. Medyo mabagal yung kanilang lakad at nakikita rin natin na paminsan-minsan natatakluban sila ng ulap. At ayon sa mga kasamahan natin dito, kapag natakluban ng ulap yung bahagi ng Camp 2, talagang zero visibility ang mararanasan mo doon. So they have to slow down o kaya tumigil sa pagbaba. Yun. Yun nga yung nabigit sa atin ating mga rescue teams din kahapon. May mga pagkakataon daw dyan na kahit sanay ka na mag-climb dyan o mag-trek ay dahil sa kapal nga ng fog at mist ay hindi ka raw talaga makakausad sa pagbaba ng Bulkang Mayon. Michael, maraming salamat sa update na yan. Balitaan mo kami.